And meron pala akong balita na ano, medyo sad kasi sabi ni Ate Aileen, medyo ma-stop muna niya ito pag ano, pagpagawa. Siguro mabutangan na siya og sin. Pagkahuman guro sa sin, mga kaibigan, hindi ko alam kung ano man ang desire ni God or anong unsa may panalangin nga mahatag ka Ate Aileen para mahumanjud niya ni iyang balay, nga para makabalhin na sila Ate Aileen, yung kapatid niya na nag-boarding house lang. So, napaka-excited na ni Ate Aileen na matransfer sila dito. Pero, ang nakaano lang, yung medyo wala na siya ikagasto sa ano, pagpadingding kasi napakalaki nitong bahay. Tapos, ang dami pang proseso na kailangan gawin. Tapos, ang sahod sa panday, ganun. Tapos, siguro, stop muna ni Ate Aileen. Kailangan pa niya na mag-ipon para jud nga kumpleto jud tanan. Kasi ang laki-laki na mayroon, pinakita sa akin ni, ano, yung kapatid niya, si Ate Aileen, yung mga resibo sa padala nila, Kuya Caleb at Ate Aileen. Sila dalawa mismo yung nagtulong talaga para jud mahimo ni nga balay. So, napakalaki at napakaganda ng bahay na ito. So, hindi na kami natatakot pag magbaha dito or unsa nga unsay problema dito kasi mayroon na sila. Pero mas maganda jud, mga kaibigan, no, pag kanabitang imo jud kaugalingon. So ila ni kaugalingon ila Ate Aileen, ang ano lang namo nga pag makabisita mi, dili nami mamatsukar, dili gamay yung among higdaan in town kasi yung maliit lang yung boarding house, hindi kami pag magbisita kami dili mi maigo. So maraming salamat din kasi sa ano, sa tulong ni God sa pagiging vlogger ni Ate Aileen, natupad niya yung pangarap niya sa kanyang kapatid, lalong-lalo na sa amin, mga kaibigan. Sobrang laking tulong na ni Ate Aileen sa amin. So ayan, murag kaila ko nataan eh. So yun, mga kaibigan, sana pasensyahan niyo na ako kung hindi ko agad napakita sa inyo kasi nga napaka-stricto dito sa COVID. Hindi kailangan mag-back ride. So hindi naman ako magpunta dito kasi may work sila dudong tutot, madisturbo ko sila na kuhaon ko dito. Medyo malayo pa ta kasi yung biyahean. Malayo-layo pa yung gikan dito padulong dire. So ngayon lang ako nakapagpunta kasi nga hindi ko nakuha yung tuyo na ako sa land bank. So nagretso na lang ko dire. So si Dudong Tutot yung sinakyan ko sa land bank ngayon, karon nga udto. So sabi ko hindi ko naman makuha ngayon, so bukas na lang ako. So idretso na lang ko, sabi ko kay Dudong Tutot na pupunta na lang ako sa pabahay ni Ate Aileen para makita nyo na, mga kaibigan. So sana po wag nyo po i-judge si Ate Aileen, lalong-lalo na ako na pagsabihan nyo po na kami na sinungaling. No po, totoo po na mayroong pinagawa si Ate Aileen sa tulong ng pagiging vlog niya, sa pagpaningkamot niya. So malapit na din siguro, sana makikita na namin yung package niya. So malapit na din dumating dito yung mga sacrifices ni Ate Aileen, yung pagiging pagpamasuran niya doon sa Finland. So proudly, Ate, proud kayo mi sa imo. So salamat kay sa tanan, sa imong loves, dili lang sa amo kundi sa laing tao, sa imong paghatag og kalipay. So isa mi nga imong solid supporter, Ate Aileen. So God bless sa inyo diha ni Kuya Caleb. Sana pagpray po. Pray ka na mo nga na ihatag si God nga panalangin sa imo nga para matiwas ning pabalay nimo, nga tagaan mo diha og maayong panglawas, good health always, og kuan kanang protektahan mo sa Ginoo diha kanunay. So pray always for you, Ate Aileen, sa lahat ng solid supporters ni Ate Aileen, dahil po sa inyo malaking tulong po. Sana po wag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like and share sa video ni Ate Aileen. Kasi siya lang din po yung kinunanan namin ng lakas ng loob, lalong-lalo na ako. Kasi siya yung tulak sa akin na maging vlogger kahit ano, magkamali ako. Nag-ano na nga ako, medyo marag karabitang kaundangon ako mag-vlog. Pero siya yung nagsabi sa akin, huwag kang magpa-apekto sa mga basher, ganun. Okay lang yan, ganun talaga. Sa totoong buhay nga, madaming chismosa kahit hindi mo ginawa. Kahit buti yung ginawa mo pero mali sa kanila. So yun na lang yung pinagkukunan ko,
At sa inyo din, sa mga comment nyo, maraming maraming salamat sa mga magagandang comment, mga kaibigan. So maraming maraming salamat talaga sa inyo. Hindi nyo lang makita yung pagpapasalamat ko kasi nag-4K na ako dahil sa inyong tulong. So hindi na first 1K subscriber, second, third, fourth, hindi pa ako nakapaghanda kasi mga kaibigan. And hi, yan na yung mga panday ni Ate Aileen. Yung mga backup na panday. So hindi nakasama si Yuyo ngayon Wednesday kasi sumakit yung ulo niya kasi sa sobrang init dito na sa amin mga kaibigan. Sobra talaga. So ayan yung kapatid ni Ate Aileen na si Janjan. Yan. Sana diyan. So hindi pa nakita yung panday. So makikita niyo ngayon. Ayan. Munang si Alpha, hindi ka dito side by side. Okay. Ha? So, ayan. Kibali, aha, mang kwarto. Ani mo ning kwarto, duha ka buhok. Oo. Tungaon. Ni mo na ning kibali, sala. Oo. Okay, rada ko man. Nindot. So, yan. Okay, kaibu, ano mo na mang kwarto sa luti? Ang luti, no? Kural, judayon mo, tut. Magkural mo. Bahala, kwan lang ba? Bahala, inana, bababware. Cycling ba? Ha? Cycling, yeah. Oo. So yan, sabi ni Janjan, tahimik daw dito. So mas maganda pag tahimik. Parang walang problema ba? Kuan man din ang inyong kuan. Oh, grabe eh. Ang lalim ng kuan. Yan yung mga kapitbahay nila at Aileen. Maganda dito mga kaibigan kasi ang daming bahay. Oh my God. Oh hello mga kaibigan. Yan na po yung panday ni Ate Aileen. Siya yung panday. Ayan, yung nakahubad ng damit. Ayan. Siminto para dere ah dere itupong jud siya no diha CR sa kwani siya sa flooring ay sa floor wow kanaya na ba dyan sa loob ka plain so yan may flooring pala natayo ka na pa isang plywood niya mga plywood division. So yun, yun yung sabi ni Dudong Totot, ang dami pa daw ko lang. Sobra talaga, hindi lali magpahimo og balay. So ngayon, may stock up ako dito kasi maya pa sila uwi. Dito muna ako, so nakakaawa sila mga kaibigan dito, Dudong Totot at saka sila. So yan, pasensya na kayo, baka sabihin nyo nag-inom sila, no. Kuan lang na siya, buti sa, buti yan sa nakatira dito. Yan, nakalagay dyan. So walang isna, kasi malayo kasi yung bahay nila Ate Arlene dito. Hindi na sila maanuhan sa pag-isnak-isnak. Kibali, ano na lang, baka unalag paniudto, pamahaw, ganun. Kasi wala ng budget sa isnak-isnak. I-ano na lang siya mga kaibigan ka nang itibo na lang pag mag-Thanksgiving. I-dedicar na ni nga balay. Char, mag-letson si Ate Aileen. Ang gulo pa. So sabi ni Ate Aileen na pupunta daw ako dito kasi tamnan ko daw ng mga halaman na bulaklak. Halaman.
So sabi ko, yes ate, for you, tataniman kong bahay mo. So bibili ako ng mga kaang. Isa ba itong nahog? Sin mo yun? Sin? Ay, butan ako daw eh, para dyan ma. One year? Kaya mag, butang mga reject ba? Para yun. Kaibigan, nakikita nyo ngayon, nagbaktas na ko. So, hinatidra, gihatudra ko ni Dudong Totot, mga kaibigan, kasi sabi niya, maano daw ako, maboboring daw ako doon. So, dito lang ako, nagbaktas na ko, wala na, dyan na ko siya, dirigi pa sulod kay lubak-lubak, para naman makarelax ra siya kagamay. So, ayan. Gamay pa kayo kung gibaktasan, pero naghangak na ko. So yun mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa bahay ni Ate Aileen. Kahit simple lang, at least may napundar. So yun, salamat sa inyo. Pauwi muna ako, babalikan kayo mamaya pag nandun na tayo sa bahay nila Ate Aileen, okay? Ang view sa agianan nila Ate Aileen, padulong sa iyang gibordingan. Lubak-lubak. Kaibigan, hindi pa ako nakaabot kasi na-shock ako. Ang daming tao lumabas kasi mayroong bata na kinagat ng ahas. So yun, lumabas sila kasi sobrang takot, kaawa.